Hello, good evening, and welcome to my channel. This is AJ Hamito, and tonight I'm going to teach you on how to use Manycam as a tool. Tama po, tuturuan ko po kayo kung paano gamitin ang Manycam as a tool para sa mga online teachers dyan o nagsisimula pa po lamang na magturo sa mga ESL companies natin dito sa Pinas. Ayan, so gagamitin natin ang Google Chrome. Yun, simula na tayo. So, search po natin ang Manycam download. Ayun. So, pagkatapos, click lang natin itong Manycam download for free. So, wala po yung bayad. Ayun. Sa baba nito, makikita nyo po dito ang download for window and the download for MacBook. Ayun. So, ito yung download for window. Ito yung gagamitin natin kasi ginagamit ko po PC. Pero kung laptop po yung ginagamit nyo, pwede din po nyo gamitin. Same lang din pag laptop. Pag MacBook naman po, yung MacBook i-click nyo. So, antayin lang po natin ng konti. Pagka na-download na po ito, ready to use na po. So, antayin lang po tayo ng konti para masubukan natin ang Manycam. Merong mga version nito. Merong Manycam 5.5 o 8.0, ayan. So, anyway, kahit nalin dun, madali lang pong gamitin. Para sa mga newbies na teachers po na nagtuturo sa online. Para, ayan, tapos na mag-download, click po natin yan, lalabas to, run nyo lang po. Click nyo yung run. Pagkatapos, antayin natin ng konti, ayun. So, may lalabas dito sa gilid. So, do you want to allow this app to make changes to your device? So, yes po. Ayun, yes. Tapos yan, nalabas yan. English default, accept lang po natin yan. Tapos antayin natin na mag-load. Yan. Ayan, so konti na lang. Napakadaling gamitin tong Manycam. Kasi ano, parang click na click ng click lang. Yan. Tapos nakakapag-download tayo ng mga effects. Ayun, mga nakakatawang effects at saka marami pang iba. Ayan, so tapos na, install na po yan. So, yun, finished. Ayan. Ayan, subukan na natin. So, ayun. Yun. Nakita nyo po, ito, pag-click po ng Manycam, yun, tapos na, so black yun, lumalabas sa screen nyo. So, pag black yung lumalabas sa screen nyo, right click lang po kayo, tapos hanapin nyo po yung camera na ginagamit nyo. Halimbawa, ang ginagamit ko kasi, ano, A4 Tech HD 720p. Ito yung ginagamit ko. So, yan. Click ko lang yan. Pero kung ano yung camera ginagamit nyo, right click lang dun, lalabas dun sa gilid. Ayan, click nyo lang din. So, yan. Lalabas yung mukha nyo. Ayan. So, dito sa gilid, dito plus sign yung lumalabas dito. Wala yan. Ayan. So, black yan. Plus sign yung lumalabas. So, download lang kayo. Halimbawa, ganito yung nangyari. Ganyan. So, ito yung original niya. So, yan. Makikita nyo dito yan, plus sign. Kung gusto nyo naman pong mag-add ng mga pictures o di kaya video para, well, nag-antay po kayo sa students, ayun, di kayo makita. So, makakakulikot pa kayo kung ano yung gusto nyo gawin dyan. Ayan, so right click natin yan. Pagkatapos, ayun, images, ayan. So, panda, meron tayong panda picture dito sa ano. So, meron ding iba dito, kahit na ano gusto nyo i-download. So, halimbawa yan, panda. So, open ko yan. Yan, lalabas si panda dito. Pagkatapos, ayun, trans ko lang yan. Para hindi ako nakikita. Trans ko lang yan. Tsaka yan. Pag gusto nyo naman, bumalik sa original yan. Para nakikita na kayo. At saka dito naman sa ano, meron tayong mga adjustments sa color. Kasi, medyo, ano yun, saan ba yun? Ayan. So, ang original ito talaga yung lumalabas medyo madilim ng konti o di kaya talagang medyo medyo madilim at saka hindi magandang tignan. Anyway, yun, ginagamit ko ito yung brightness at saka contrast kasi medyo maitim ako kaya ginagamit ko to para naman ayun, mas makita ako ng students ko yan. So, yan mas talagang yan. So, yan. Ginagamit ko contrast at saka brightness. Pagkatapos po niyan, meron tayong mga effects dito. So, halimbawa yung ginagamit nyo Manycam 5.5.
So hanapin nyo lang po din yung effects. Ayan. So click nyo yung effects. Ayan. So lalabas po dyan yung effects. Meron ditong face accessories. Explore lang po kayo. Merong face accessories, borders, animals, at kung ano pa yan. So ang ginagamit ko po, face accessories. Yung face accessories, ayan. So ito, halimbawa, ganito, ganyan. Click nyo lang din ulit pag ayaw nyo. Tapos ito, kung click nyo lang din po, ganyan. So, meron ding download all. Yun, download all natin yan para mas makita nyo po kung ano yung lalabas dyan. Yan. Okay. So, ganito. Halimbawa, itong pusa, kung paano ko po ito ginagamit. Ganyan. Meow, meow. Hello. Yun. Ganun ko po yun gamitin. Kung gagamit po kayo ng mga face accessories, kailangan din po, halimbawa, itong animals na ginagamit ko, pusa, magsasapusa ka din. O di kaya ay kung ano yung gusto nyong gamitin. Ayan. So, click nyo na rin po yan. Ganyan. Tapos, pag ayaw nyo naman, yun. Right click nyo yung delete. Tapos, ayan, explore lang din kayo yan. So, click and click lang po. Ayan. Okay. So, pag ayaw nyo din po dyan sa mga effect na yan, pwede kayong mag-download ng sarili nyong effect. Halimbawa, ayan, download tayo dito sa ayun. Hanapin nyo lang po yung Manicam effects. Ayan. So, Manicam's filter and effects. So, ayan. Napakadali lang pong gamitin. Sa mga new teachers po dyan, talagang makakakuha kayo ng maraming regular na students kapag inaliw nyo po sila gamit ang mga effects dito. Ayan. So, halimbawa, ano, si students ay mahilig kay, ano, sa Frozen. Kasi yung babae mahilig yung mga babae na students natin mahilig sa Frozen, yan, click nyo lang yan, download. Ayun, so pagkatapos download, click nyo din yan, iilaw ang icon ng Manicam. Ayun, pagkatapos nun, andito na yun, hanapin nyo lang. Ayun, so nandito yan sa object, nakita nyo ba? Yan. So, ayan. So, nagagalaw nyo din po ito. Ayan. Kung ayaw nyo naman po, ulit, click lang din dito sa gilid. Di kaya ito, click lang po dito sa gilid din kapag ayaw nyo na. Ganyan. Pagkatapos po, kung anong halimbawa, kung kahit alin po dito sa Manicam effects, pwede nyo pong i-download. Click nyo lang po yung download, tapos hanapin nyo pag umilaw ito, ang icon niya, ibig sabihin, nandito na po yun sa Manicam nyo. Ayan. Tsaka marami talagang mga bata na ayaw makinig. So, pag ayaw makinig, ito yung ginagamit ko, distortion. Kasi parang na-amaze sila dito eh. Ayan, dito sa distortion, meron tayong mga effects. Halimbawa, ito yun. Fire. So, ayan. Yung mga lalaking students talagang gustong-gusto ng ganito. Ayan. So, galaw-galaw lang. Parang ano lang, parang inaaloy nyo lang sila. Kinukuha nyo po yung interest nila. So, ayan. Pagkatapos nyan, meron din to. Ayan. Ayun, Cyclops. O di kaya, dalawang ulo na teacher. Ayan. So, click nyo lang din po. Pag ayaw nyo na, same lang din tong iba. Ayan. Explore lang po. Ayan. Explore lang. Ganun. Napaka-easy lang pong gamitin ang mga effects dito. At saka, nakakakuha po kayo ng mga regular students. Kasi, nahaaliw yung mga students sa mga effects na ginagamit nyo. Kaya, halimbawa po, gumagamit po kayo ng Skype. Pwede po ito sa Skype. Halimbawa, punta lang po kayo sa settings, tapos hanapin nyo yung camera. Tapos, pag nakita yung camera, meron yung, halimbawa, Effortech, at saka meron ding Effortech, at saka Manicam. Yung Manicam yung gamitin nyo pagka nagamit nyo na. Manicam, click nyo po para lalabas yung mukha nyo o lalabas itong Manicam. Pag ayaw naman po, kasi hindi siya tatanggapin, tsaka urgent na yung klase nyo, pwede na din yung camera. I-close nyo lang po yung Manicam. Tapos babalik yun sa camera, sa original niya. Close nyo lang. X nyo lang yan. Yan, X. At saka kahit nasa Zoom, o di kay Class In, sa iTutor, Tutor ABC, pwede po ito. Pwede gamitin. Click yung hanapin nyo lang po yung camera na icon na sa ibabaw po yun dito sa search bar. Pag click nyo yung
Halimbawa, nakalagin na po kayo sa site na gagamitin nyo, click nyo lang po dito sa gilid, may makikita po kayo na parang camera. Ayun, click nyo lang po yun, hanapin nyo yung Manycam bilang camera. Tapos yun, click nyo, lalabas yun, sigurado. Ayun, so napakadaling gamitin. Ayun, yun lang po. So, sana po nakatulong po ang video na ito. At saka, kung meron po kayong mga katanungan, maaari nyo po akong i-PM o comment below po. Maraming salamat! Bye!